1, 2, 3, come on! Kamusta na po ang lahat at ang sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ang kapayapaan po at ang pagpapala ng Panginoon ang sumaatin. Salamat po sa Panginoon sa isang mabuting pagkakataon upang makapag-share po ulit ako sa inyo. Kaya po pala tayo mahirap dahil po sa ating poor mindset. Kailangan po nating palitan ang successful mindset upang makahon po tayo sa ating mga kahirapan. Mahirap pa ang buhay mo? Nahihirapan ka ba? Lagi bang kapos ang iyong kita? Kahit anong gawin mong pag-OT, kulang pa rin. Kung nahihirapan po tayo sa buhay natin, tingin mo po na you are so down, good news po yan. Tingnan lang po natin sa positibong prospektibo dahil life is pushes us around. Gumising po tayo at may kailangan po tayong malaman. Maging aware po tayo sa ating mga kilos, maging observant po tayo, may kailangan po tayong baguhin sa ating mga pag-iisip, sa ating mga sarili, kung gusto po nating maging successful sa ating mga buhay. Magbabago po tayo ng ating pag-iisip, magkakaroon po tayo ng pagbabago ng kaisipan sa positibong paraan. Ang mga pagsubok po ay may nais na ituro sa atin, at may kailangan po tayong dapat malaman. Alam niyo po ba na meron po tayong power of words? Kung ano po lang lagi nating sinasabi sa ating sarili, na-absorb po yun ng ating subconscious mind. At kaya wag po nating gamitin ang ating mga salita at ang ating mga isip against us. Let them work for us. Babantayan po natin ang ating mga sinasabi. Kasi meron pong great impact po yun sa ating mga ginagawa. Ang outside po natin is just a result of our internal within us. Kalimbawa po, sinasabi po natin na walang pera. Huwag po nating sabihin walang pera. Kahit wala po tayong pera, ang dapat po nating sabihin ay wala pang budget pero magkakaroon. Kasi sino po ba sa inyo ang guilty na lagi yun natin sinasabi ito? Wala akong pera. Aminin po natin, ako guilty po ako, pero unti-unti ko na pong binago ang aking mga sinasabi. Sinasabi ko po na kung wala po talaga, sinasabi ko kung wala pa pong budget pero magkakaroon. I can't afford it. Sabihin mo, I can't afford it. Tapos sabihin mo, how can I afford it? Para po yung isip natin, magtatrabaho po siya at gagawa po siya ng paraan para ma-afford po natin yung gusto po nating mabili. Sa mga anak naman po natin, sasabihin po natin na, anak, study hard. So when you grow up, you can find a good company to work for. Dapat po ang sinasabi natin sa mga ating mga anak ay, anak, study hard. So when you grow up, you can find a good company to buy. Ayun po pala dapat. Minsan po, pagka humihingi po ng pera sa atin yung mga anak, sabihin po natin na, pera ba ako? Tumutubo ba sa akin ang pera? Or namumunga ba ako ng pera? Hindi po dapat natin yung sinasabi. Dapat po ang sasabihin po natin na kailangan mag-isip po tayo ng mga ideas para makakapag-create po ng pera. At huwag po nating sabihin mahal. Dapat po ang sasabihin natin ay huwag kang mag-alala, pag-iipunan natin. Alam niyo po ba na ang bestseller na libro na Think and Grow Rich ay napakagandang halimbawa po ng pagbabago po ng ating pag-iisip. Babaguhin po natin yung ating subconscious mind. At gusto ko pong i-share din sa inyo ang Think and Grow Rich na aklat na sa susunod pong mga pagkakataon. Simula na po nating i-apply ito sa ating mga sarili upang magkaroon po tayo ng mga positive na mindset at ang subconscious mind po natin ay huwag pong magtrabaho ng against us. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa panonood. Sana po ay nakaragtag po ako sa inyo ng kaunting kaalaman sa aking pong kalitan. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat. Until next time po, God willing! 1, 2, 3, come on!